Hello everyone! Magandang hapon sa ating lahat, sa imong lahat. Welcome back to Sunrise Golden Channel. Sunrise Golden Channel. Ito, ngayon, may mga nagtatanong sa akin sa mga comment kung magkano daw ang sweldo dito sa Cyprus. Ito, at kung magkano daw ang placement fee ng pagpunta dito sa Cyprus. Ang placement fee, depende yan sa agency. Meron akong i-refer na agency doon sa Maynila na ang bayaran lang is 50,000 lahat-lahat na yon sa training, sa processing, lahat na. Ngayon, ang sweldo dito sa Cyprus before later, 2014, is 315 euros, and then the later month of 2014 nag-increase yung minimum to 400 euros. Yan. I-convert mo na lang kung magkano sa peso, depende sa palitan kasi babataas naman ang palitan ng euros. Ngayon, ganito yon sa mga caregiver, yung mag-alaga na matatanda sa bahay, live-in, talagang 400 euros. Swerte ka kung binibigyan ka ng amo mo ng mga bonus. Ayan. Ngayon, yung mga nani sa bahay, all around ang trabaho nila, nani at the same time lahat sa bahay, 400, pero may mga employer na nagbibigay ng more than 400. Kasi malalaki ang mga bahay. May mga employer din nagbibigay ng 450 and above. Ganon. Ngayon, sa off, pagdating ng off nila ng Sunday, kasi dito, may mga nag-off ng Saturday evening until Sunday afternoon. At yung mga iba naman, Sunday ang off. Ganon. At may mga iba naman na stay out. At dito naman, ang style dito, meron yung mga employer na sa compound nila, merong nakasiparate na bahay mo. Yung mga iba naman, ang kwarto mo doon din sa loob ng bahay. Pero mostly, sa mga nagtatrabaho sa malalaking bahay as nanny and all around, meron silang sariling tirahan mismo din sa compound na tabi ng bahay nila. Ganun. Pero yung mga caregiver, syempre, nakatira ka at kasama mo yung matatanda na alaga mo. Most dito couple, ang tawag nila yaya at papo, yung yaya ay matanda na babae, papo ang matandang lalaki. Iilan lang dito ang nag-iisa pagka caregiver ka. Ganun. Ngayon, sa amin naman na mga residente dito na European, kaya mga European at saka mga nag-asawa dito ng mga Cypriot, ang minimum ng sweldo namin is 850 pataas. Ganun naman yun. At ang karamihan na trabaho dito is sa tourism industry, sa supermarket, at saka yung mga iba is yun, nagpa-part-time sila. Kasi ang per oras dito sa mga sa bahay-bahay, pag sila nagpa-part-time is meron yung ang minimum is 5 euro, 6 euro, 7 euro, 8 euro. Depende naman yun sa bahay na pinagtatrabahuan nila. Maswerte din naman ako kasi nagamit ko yung pinag-aralan ko dito. Ngayon, dito, mahirap mong gamitin ang pinag-aralan mo kasi kailangan mong mag-aral ng Greek. Okay. Kasi ang report dito sa mga sa trabaho is Greek language, written in Greek. Kaya, kailangan you must know how to write and read Greek. Kasi yon ang report. Kaya, hindi mo basta-basta magagamit dito ang pinag-aralan mo. Ganito. I think, kahit sa ibang mga bansa, ganun yon. And, kung ano pang mga katanungan, ma-comment na lang sa aking video. Thank you for watching, and if you want the video, my video, please don't forget to like, leave me a comment, subscribe, and tap the notification bell para sa updated ka for my incoming videos. Maraming salamat po.